think about your goodness, my heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you've done? For you keep on loving me, and you cause my heart to sing. You make me come alive again. You make me come alive again. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. I praise you. Time to celebrate. We will never stop singing, oh, and lifting up your name. For you keep on loving me, and you cause my heart to sing. You make me come alive again. You make me come alive again. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. I praise you. Sa'yo lamang
Blessed Sunday to each and everyone. Kingdom greetings to every citizen of God's kingdom. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. We thank the Lord once again that He has gathered us here in our platform. Although tayo po ay nasa online na Sunday worship celebration, but we thank the Lord na tayo po ay patuloy na nakapagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Though tayo po ay nasa ganitong sitwasyon. And pagpapatuloy po natin ang ating mga pinag-aaralan every Sunday about the Holy Spirit. And our topic po for today is entitled, How Can I Be Filled with the Holy Spirit? Paano ba ako maaaring mapuspos ng banal na Espiritu? But before we proceed sa ating pong gagawing pag-aaral, of course, we will ask guidance and wisdom sa ating pong Panginoon upang patuloy po natin na maunawaan at maintindihan ang salita po ng Panginoon at kanyang mensahe sa atin sa araw na ito. Shall we pray? Hallelujah! Hallelujah! Father God in heaven, through your Son Jesus Christ and through the power of your Holy Spirit, we thank you once again, Lord God, hallelujah, for this day, O Lord, that you have given us, for gathering us here. At patuloy naman muli kami, O Diyos, na mag-aaral ng iyong mga banal na salita. At kami, Panginoon, ay lalalim patuloy, Lord God, sa pagkakilala sa iyo at maging sa iyong kaharian. Lord, we ask, Lord God, hallelujah, for your forgiveness. Kung kami man, Panginoon, ay nakagawa ng mga kasalanan na sinasadyaman o hindi. At Lord, sa oras na ito,
We ask, Lord God, for your guidance. We ask for your wisdom to be upon each one of us so that, Lord, we will understand, oh Lord God, ang mga pag-aaral namin sa araw na ito. Hallelujah. Kayo po, Panginoon, ang siyang manguna sa bawat isa po sa amin. And let your name be glorified in our lives, oh Lord God, in our midst, Panginoon, sa gagawin naming pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Purihin ka at luwalhatiin ka. Thank you for your continuous, Lord, protection and even, Lord God, blessings na ipinagkakaloob mo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin sa araw-araw. Purihin at luwalhatiin ka, for yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Amen. Yan. So, as I've said earlier, ang topic po natin ngayon sa araw na ito ay how can I be filled with the Holy Spirit? Paano ba tayo maaring mapuspos ng banal na Espiritu? At ang ating pong scripture ay matatagpuan po natin, isang verse lang po ito sa Ephesians chapter 5 verse 18, and I'll be reading in English and then sa Tagalog version po. Sabi ng English, "And be not drunk on wine, wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit." Sabi po sa Tagalog, at huwag kayong maglasing sa alak na kung saan ay labis o sobra, kung hindi mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Amen. So purihin po ang pagkabasa sa makapangyarihang salita ng Panginoon. So, isang sikat na oil field na kilala bilang Yates Pool noong Depression, ang lupain po na ito ay isang rancho ng mga tupa na pag-aari ng isang taong nagngangalang Mr. Yates. Sino po ba itong si Mr. Yates? Si Mr. Yates po ay hindi kumita ng sapat na pera mula sa rancho upang bayaran ang principal at interes sa sangla, at sa makatuwid ay nasa panganib na mawala yung kanyang rancho. So sa kaunting pera para sa damit o pagkain, ang kanyang pamilya ay kailangang mabuhay sa tulong ng gobyerno. So araw-araw po ay nababahala si Mr. Yates kung paano niya mababayaran ang mga bayarin. So isa pong seismographic crew mula sa isang kumpanya ng langis ang dumating sa lugar at sinabi kay Mr. Yates na maaring may langis sa kanyang lupain. So humingi po sila ng pahintulot sa kanya na mag-drill ng balon ng wildcat at pumirma naman siya ng lease. Okay? At sa 1,115 talampakan, isang malaking reserba ng langis ang natuklasan. Wow! So ang unang balon po ay pumasok sa 80,000 bariles ng langis sa isang araw. At maraming iba pang mga balon ang gumawa ng higit sa doble ng dami. Wow, na doble pa, no? So, 30 taon, take note of that, ha? 30 taong pagkatapos ng pagtuklas, ipinakita ng pagsusuri ng gobyerno sa mga balon na maaari pa rin itong makagawa ng 125,000 bariles ng langis sa isang araw. Hindi pa rin masama po, no? So, ganun po rin na marami pa rin na makukuhang langis sa balon na yon. At si Mr. Yates ang nagmamay-ari ng lahat ng ito. So mula po noong araw na binili niya ang lupa, hawak na niya ang mga karapatan sa langis at mineral. Gayunpaman, nabuhay siya sa ginhawa. Pero yun nga po, kanina sabi ko, nung hindi pa po natutuklasan ito, nabuhay po siya sa kahirapan. So ano po ang problema? Ano kaya ang problema? Yan ang tanong, no? Ito ang sagot. Hindi niya alam na naroon ang langis, no? Pero pag-aari niya po yung lupa, no, yung rancho. Pag-aari niya ito, ngunit hindi niya ito ginawang pag-aari niya. He did not know the oil was there. He owned it, but he did not possess it. So, ano po ang makukuha nating aral kaya sa kasaysayang ito ni Mr. Yates?
So apply po natin ang pangyayaring ito kay Mr. Yates sa ating buhay, no? The moment we become children of God through faith in Christ, of course, we become heirs of God. So sa sandaling tayo po ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo, tayo po ay nagiging tagapagmana ng Diyos. Inuulit ko ha, tagapagmana ng Diyos. We become heirs of God. And all of His resources are made available to us. So at lahat ng kanya mga resources ay magagamit natin at available para sa atin. Amen. So lahat ng pangangailangan natin upang mamuhay ng masaya at masaganang buhay ng tagumpay ay nasa atin, okay? Sa katauhan ng banal na Espiritu na nabubuhay sa buhay natin, no? Okay, it is in the person of the Holy Spirit who lives within us. Ngunit ito po ang nakakalungkot, maraming mananampalataya kay Kristo ang hindi nakakaunawa, hindi nakakaalam kung paano kumuha, hugot sa mga resources ng banal na Espiritu. Yun po ang nakakalungkot na katotohanan na nangyayari even in our present time. So bilang resulta, ang mga mananampalatayang ito ay nabubuhay sa espiritual na kahirapan. Hindi alam at hindi nararanasan ng malaking kayamanan at resources na nasa kanila na makukuha sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So katulad po ni Mr. Yates, bago ang pagtuklas ng langis, maraming mananampalataya kay Kristo ang nagmamay-ari, ngunit hindi nagtataglay ng mga kayamanan na nasa kanila na. Okay? So, many believers in Christ own but do not possess the riches that are already theirs. Pag tayo po tumanggap sa Panginoon, okay, na born again po tayo, na convert po tayo, ando na, sabi nga natin kanina sa ating binasa, tayo ay tagapagmana. No? Pero marami pa po ang hindi nakakaalam noon, na hindi nila alam na nagtataglay sila, yung mga tumanggap sa Panginoon ng mga kayamanan na nasa kanila na. Kaya nga po sabi ko kanina, ito yung nakakalungkot na katotohanan na nangyayari sa maraming mananampalataya. So ano po ang ating gagawin upang ito ay hindi rin mangyari sa atin? So yan po yung tanong, no? Upang makuha natin ang malawak na imbaka ng banal na Espiritu, okay, in order for us to draw upon the vast reservoir of the Holy Spirit, sagutin po natin ang ilang tanong na itinatanong ng mga tao tungkol sa pagiging puspos ng banal na Espiritu. So meron po tayong apat na tanong, so 4 points na ating pong pag-aaralan sa araw na ito. Point number 1, what is being filled with the Holy Spirit? Yung tanong po na what, no? Ano? Ano ba ang pagiging puspos ng banal na Espiritu or Espiritu Santo? Ano ba ang pagiging puspos ng Espiritu Santo? Letter A, it is birthright to be claimed. Ito po ay birthright. Ito po ay karapatan na kailangan nating angkinin. Sabi nga po ng Romans chapter 8, verse 16 to 17, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are God's children, then we are heirs. Heirs of God and co-heirs with Christ. So yung pong Espiritu mismo, siya po mismo ha, ay nagtetestify kasama po ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. At bilang tayo po ngayon, kung tayo ay anak na ng Diyos, then ano po ang nangyayari sa atin? Tayo po ay tagapagmana. We are heirs. Heirs of God, tagapagmana ng Diyos. At sabi nga doon sa last line, co-heirs with Christ. Kasamang tagapagmana ni Kristo. Amen. Yan po yung katotohanan. At bahagi po ng ating mana, ay ang kapuspusan ng banal na Espiritu. So iba po, isa po yan sa mga mana na dapat po na makamit, makamtan ng isang mananampalataya. So sabi ko nga po kanina, nang tayo ay magbalik loob sa Diyos at naging mga mananampalataya,
Okay, tayo ay nagkaroon ng birthright, nagkaroon tayo ng karapatan na mapuspos ng banal na espiritu. Kung paanong si Apostol Pedro ay napuspos, kagaya rin ni Esteban, no, yung sa Book of Acts, na siya rin ay napuspos. At yung 120 na mga lalaki at babae sa upper room, sa Book of Acts din, sila rin ay napuspos ng banal na espiritu. So, ang malaking tanong, nung, kung sila po ay napuspos, itong mga binanggit ko po na ito, na mga characters, okay, sa constitution ng kaharian ng Diyos, sila Apostol Pablo, sila Esteban, yung 120 na mga lalaki at mga babae, ang tanong, ano ang ginawa natin sa ating karapatan o birthright na ito? Inangkin ba natin ito o binaliwala lang? So, yan po yung tanong. Tayo lang po ay makakasagot nito. Gaya nga po sinabi ko sa letter A, ng point number one, it is birthright to be claimed. Letter B, it is a command to be obeyed. Ano pong command yun? Be filled with the Holy Spirit. Ito po ay isang utos na dapat sundin na tayo po ay mapuspos ng Espiritu Santo. So maaaring isipin po ng ilang mga tao na ito ay optional, no? Parang may choices, no? Optional kung aangkinin ba ang birthright o hindi. So walang duda na ito ay isang magandang bagay para sa mga nananampalataya na mapuspos ng banal na espiritu. Pero sad to say, sa iba po ay sinasabi nila na hindi ko na kailangan 'yan. Yung po ang problema, no? Sa ibang mananampalataya ay hindi po ito tinatanggap o nire-reject lang. So alamin po natin na ang mapuspos ng Espiritu ng Diyos ay isang utos na dapat sundin. At ano nga po yung utos? Be not drunk but be filled with the Holy Spirit. At doon po sa ating main text, sa Ephesians chapter 5 verse 18, we will notice na mayroon pong double command. No, may dalawang utos po tayong makikita po doon. Negative command, ano po 'yon? Be not drunk, no, with wine. At yung positive command ay yung be filled with the Holy Spirit. So ito pong positive yung utos po na ito ay kasing pareho ng authority. Nandok, parehas lang ang kapangyarihan ng negatibong utos, okay? At ito ay may bisa na kasingdami ng mga yon. The same lang po yon. Ang mga mananampalataya sa Epeso, sad to say, ay nandoon sa negatibong utos. Kaya nga po nag-utos ang si Apostol Pablo. Kaya nga po siya ay nag-utos sa mga mananampalataya na dapat sila ay mapuspos ng banal na espiritu kaysa naman sa sila ay mapuspos ng alak. Kasi during that time, kahit sila ay mananampalataya na, ay yun pa rin po ang nangyayari sa kanila. At kung ano ang totoo para sa mga mananampalataya noon, okay, o sa panahon ng sa church in Ephesus, ay parehas na totoo rin po para sa lahat ng mga mananampalataya ngayon. Naniniwala po ba kayo doon? Do you agree with me? Ay, nakikita naman po natin ito. So, natakel na po natin yung letter A. It is a birthright to be claimed. And letter B, it is a command to be obeyed, to be filled with the Holy Spirit. And letter C, ng point number one, it is a commitment to be made. So ito po ay isang commitment na dapat po nating gawin. Para mapuspos po ng banal na Espiritu ay para mapuspos din ni Kristo. Okay? To be filled with the Holy Spirit is also to be filled with Christ. So kung tayo po ay puspos ng banal na Espiritu, tayo po ay kay Kristo. At kung tayo ay kay Kristo, of course, tayo ay lumalakad sa liwanag kung paanong ang Panginoong Hesus ay nasa liwanag. Amen. Okay, ang mapuspos kay Kristo ay nangangahulugan ng pagiging kontrolado ng Kristo. Okay? Hindi bilang isang robot. Kasi baka isipin natin, control pala ako ni Christ, di ako isang robot.
hindi bilang isang robot, inuulit ko, kundi bilang isang pinangungunahan at binibigyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Amen! Hindi po tayo ginawang robot ng Panginoon, no? Binigyan tayo ng pagpili, ng choices, okay? Kaya nga meron tayong yung tinatawag na free will, kung tatanggapin ba natin o hindi, susundin ba natin siya o hindi. So dito po sa Ephesians 5:18, alam nyo po, 8 years pa ang lumipas. No? 8 taon na ang lumipas mula nang magbalik loob ang mga tao sa Epeso hanggang after 8 years, yan, utusan sila ni Apostol Pablo. Okay, yung nabasa po natin sa Ephesians 5:18 na dapat silang mapuspos ng banal na espiritu. So ito po ang naging karanasan ng marami sa atin. Maraming taon pa ang lumipas bago na puspos ng banal na espiritu. Meron pong ganon. No, hindi ibig sabihin na kapag tumanggap ka sa Panginoon, naging believer ka ng Panginoon, ay nandun ka agad na napuspos ka ng banal na espiritu. Medyo hindi sinasadya na tayo ay nag-ooperate pa ng maraming taon. No, nasabi ko nga, gumibilang pa ng taon nang hindi talaga binibigyan ang banal na espiritu ng kontrol na kailangan ng Panginoong Hesus na mamuhay sa ating mga buhay. No, kasi nga minsan yung mga mananampalataya hindi pa rin na talaga mai-commit totally ang buhay niya sa Panginoon. Kaya yung control ay nasa kanya pa rin. So ang ating mga layunin, yung ating mga goals ay mabuti at marangal. Ngunit ang mga yon ay layunin lamang, mga goals lamang yon, hanggang layunin lang yan. So hanggang sa isang araw ay napagtanto natin na kailangan pa pala natin na magkaroon ng higit na, eto na, na natuklasan natin. Bakit kailangan pa na patagalin? Yun ang tanong. Bakit kailangan pa nating patagalin? Manampalataya na kaagad po tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. No, ang Panginoon lagi, sabi ko nga, lagi ang nire-require sa atin ay pananampalataya. So yun po, no, tapos na po tayo sa point number 1. At sa point number 1, inuulit ko, what is being filled with the Holy Spirit? Meron po tayong tatlong na under po doon. Yung letter A, it is birthright to be claimed. Letter B, it is a command to be obeyed, to be filled with the Holy Spirit. And letter C, it is a commitment to be made. Kailangan po talaga ng commitment ay gawin ng isang mananampalataya. And point na number 2, why we should be filled with the Holy Spirit. So yun naman pong tanong na why, kanina ay what, no? Ano, ngayon ay bakit, no? Bakit dapat na tayo ay mapuspos ng Espiritu Santo? So letter A, meron ulit tayong letter A sa point number 2, the will of God is that we feel. Yun po ang kalooban ng Diyos ay mapuspos po tayo. Yun po ang kanyang kalooban at yun ay makikita natin mula mismo sa bibig ng Panginoon na nambatawi sa kanyang mga labi na mababasa po natin sa John chapter 14 verse 16 to 17, and I'll be reading in Tagalog. Sabi nga po ng Panginoong Hesus dito, dadalangin ako sa Ama upang kayo ay bigyan niya ng isa pang patnubay na tumutukoy sa banal na espiritu na magiging kasama ninyo magpakailanman. Verse 17, siya ang espiritu ng katotohanan. So ang banal na espiritu ay tinawag din na espiritu ng katotohanan. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita o nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. So malino po, no, na ang katotohanan po dito na kalooban po ng Diyos na tayo ay mapuspos ng banal na espiritu. Yung mga taga sanlibutan, wala po talaga, nganga sila. Bakit? Kasi espiritu nga, hindi nakikita eh. No, at di nila nakikilala. Kung ang Panginoong Hesus nga noon, nagkatawang tao na, may katawang lupa na, hindi pa kumilala yung mga kausap niyang mga tao, no? Eh how much more kung espiritu, no? The Holy Spirit is a spirit, so hindi nakikita.
Kaya nga tayo na sumasampalataya sa Panginoon, kahit hindi natin siya nakikita, hindi natin nakikita ang Holy Spirit, yun ang kaibahan natin sa kanila. No? Though we don't see this the Holy Spirit, but we believe na siya ay andyan, kasama natin. At ang sabi nga ng Lord, mananatili siya sa inyo. Amen. Yun yung katotohanan. So it is the will of God, okay, na tayo po ay mapuspos ng banal na Espiritu. Letter A. At letter B, we have some problems that can be solved only by the Holy Spirit. Yan. Tayo ay may ilang mga problema na maaring masolusyunan lamang at yan po ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Na siya lamang po ang pwedeng makaresolba nito. So ang ilang po sa mga problema na maaring mayroon tayo na malulutas lamang sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay ang kinabibilangan ng ano? Number one, Espiritu ng pagmamataas. Yan, Spirit of Pride. Pag-ibig sa papuri ng tao. No? Yung gusto lagi, yung papuri ng tao hinahanap. No? Yan, galit na galit si Lord. Kasi mga pariseo, ganun eh. Gusto nila yung sila ay papurihan ng tao. Inatawag na men pleaser. No? Ano pa? Yung Espiritu ng galit. Yan. Noon, ang dali-dali lang nating magalit. Ako rin eh, nung wala ang Holy Spirit sa buhay ko eh. What else? Kawalan ng presensya. No? Ano pa? Kagustuhan sa sarili. Inatawag nating self-will. At ano? Takot sa laman. No? What else? Disposition ng pagsiselos. Yun. No? Jealous disposition. Ano pa? Kawalan ng pananampalataya. Yun na. Unbelief. Yun na ang pwede lang talaga niyang makaresolba yung banal na Espiritu. Of course, yung natawag nating deadness o pagkamatay. So, sinabi ko pong ito ay ilan lamang sa mga katangian na karaniwang nagpapahiwatig ng isang makalaman na puso. Yung natawag nating carnal mind. At sa gayon ay kailangang mapuspos ng banal na Espiritu. At gaya nga po sinabi ko sa inyo kanina, siya lamang ang pwedeng makaresolba nito, ang banal na Espiritu. So tapos na po tayo sa letter B. Ano nga ulit yung letter A? The will of God is that we be filled. Kalooban ng Diyos ay tayo ay mapuspos. And letter B, we have some problems that can be solved only by the Holy Spirit. And letter C, we want to experience the greatest joy and effectiveness possible in our life. Yan. Gusto natin na maranasan yung tinatawag nating dakilang kagalakan or greatest joy at yung possible effectiveness na posible sa buhay natin na tayo maging epektibo, no? Kaya nga ang sabi ng John 10:10, ito napakagasgas na ito na verse at ito ay talagang na dapat nararanasan ng mananampalataya. I have, sabi ng Panginoon, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Okay? So yun po yung kalooban ng Panginoon. Kung ang kaaway ay pumunta rito para pumatay, magnakaw, manira, ang Panginoon ay nagpunta rito para magbigay ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? So unusual na marinig natin ng isang tao na nagsasabing, hindi ko kailanman isinuko ang aking buhay kay Kristo, dahil natatakot ako sa kung ano ang gagawin niya sa akin. Sometimes ganyan po yung mga feelings or attitude ng mga tao. Ayaw nilang isuko ang buhay nila sa Panginoon kasi natatakot sila na kung ano ang gagawin ng Panginoon sa kanila. Na para bang ang Panginoong Jesus ay talagang ang Panginoong Diyos ay matapang o galit, no? Pero hindi po naunawa ng mga taong ito kung gaano sila kamahal ng Diyos. Amen. At kung gaano kalaki ang kalayaan at kagalakan na ibibigay ng Panginoon sa kanila. Kung alam lang sana nila, no? Kasi nga po nauunahan ng takot na nako baka dahil ganito ako makasalanan 'tong ginagawa ko, nako. Galit sa akin ng Diyos, etc. So ang mga mananampalataya na nagpapahintulot naman sa banal na Espiritu na mapuspos sila
ay sila po yung nakakaranas ng bagong dimension, no? Dimension ng kapayapaan at epektibong buhay. Amen? So sila po yung nakaka-experience noon at possibly dapat yung po yung na-experience natin, no? Nandiyan yung kapayapaan na bigay ng banal na Espiritu. Amen? So tapos na lang po ulit din tayo sa point number 2. Ulitin po natin ang point number 1. What is being filled with the Holy Spirit? Meron tayong tatlo doon na tinakel. And point number 2, why we should be filled with the Holy Spirit? Bakit? So, and number 3 ay how can we be filled with the Holy Spirit? So una ay what, pangalawa ay why, number 3 ay how. How can we be filled with the Holy Spirit? Paano tayo mapupuspos ng Espiritu Santo? Ayan ang tanong, no? Hindi tayo dapat malito sa pagiging puspos ng banal na Espiritu kumpara sa kaloob ng Espiritu. Okay? We must not confuse being filled with the Holy Spirit with the gift of the Spirit. Okay? Kung hindi natin nakikita ang isang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang ito, okay, hindi tayo magkakaroon ng matalinong pagkaunawa kung ano ibig sabihin ng pagiging puspos ng Espiritu Santo. So dapat alam po natin yung pagkakaiba ng dalawa. So ang mga mananampalataya sa Epeso ay tumanggap ng kaloob ng Espiritu. At yan po ay mababasa natin sa aklat ng mga gawa, okay? Particularly sa chapter 19. Hindi ko na po, pwede nyo pong balikan ito, okay? Ang chapter na ito na kasulat po doon na tumanggap sila ng kaloob mula sa Espiritu. At pagkatapos, makalipas ang 8 taon, eto na. Sumulat na po si Apostol Pablo sa kanila. Okay, na si Apostol Pablo pa nga po noon ay nasa bilangguan sa Roma. At ano nga po ang sinabi ni Apostle Paul? Apostle Paul told them to be filled with the Holy Spirit. So, kung ang kaloob ng Espiritu at pagkapuspos ng Espiritu, dalawang bagay po yan, ha? Okay, gift of the Spirit and to be filled with the Holy Spirit ay pareho, kung ito ay pareho, hindi na sana kailangan pang sumulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Tama po ba? Kasi kung parehas lang yan, pareho lang yan, edi hindi na siya susulat kasi parehas nang nasa mananampalataya. Pero makikita po natin na ang kaloob ng Espiritu ay kasunod ng pagbabalik loob ng isang tao sa Panginoon. Makikita po natin yan sa aklat ng mga gawa, chapter 2, verse 38. The gift of the Spirit comes subsequent at conversion. Okay? Yung word po na subsequent, kasunod ng pagbabalik loob, kasunod ng conversion. Yun naman pong pagiging kasama ng Espiritu ay dumarating sa tinatawag po nating consecration or pagtatalaga. At mababasa po natin yan sa Romans chapter 6, verse 13. Hindi ko na po inilagay yung verse. Okay? Pwede nyo pong balikan at basahin po yon. So maaring magkalapit sila o kaya naman na ilang taon pa ang pagitan. Depende po sa pagkaunawa ng isang mananampalataya sa Panginoon at yung pagkakaunawa niya sa kanyang mga salita. Kaya nga po talagang kaya tayo nag-aaral ng mga salita ng Diyos, okay? Kaya tayo umaaten sa mga ganitong gawain upang patuloy pa po tayong lumalim sa kanyang mga salita upang patuloy pa nating makilala siya. Ano ba talaga ang nais niya, kalooban niya, no? Yung will niya sa buhay natin. Kaya huwag po tayong tihinto, huwag tayong titigil even though we are in the midst of this pandemic. At magbibigay po ako sa inyo ng mga sumusunod na kailangan pong gawin ng isang mananampalataya na nais na mapuspos ng Espiritu Santo. Ano po yon? Ano yung mga yon? Letter A, self-examination. No? Pagsusuri sa sarili. So yun po yung unang kung tayo, gusto po natin lagi na mapuspos ng Espiritu Santo, ay patuloy po nating suriin ang ating sarili. Okay? Above all else, we must be honest with ourselves. Okay? Higit sa lahat, dapat tayong maging tapat sa ating sarili. Hindi natin dapat baliwalain o tangkaing itago sa ating sarili ang alinman sa ating mga kasalanan. We must not ignore or attempt to hide
from ourselves any of our sins. Marami po ang nagtatago, no? Hindi po dapat natin yang baliwalain at tangkaing itago. Dapat nating tanungin ang ating sarili. Ano ang mga bagay sa aking buhay na pumipigil sa Espiritu Santo na mapuspos ako? So dapat yung po ay lagi tinatanong natin sa sarili natin. Ano kayong mga bagay pa? Baka meron pa. So yun nga, suriin po natin yung ating sarili. Letter A. Letter B, confession of all known sins. Okay? Pagsisisi ng lahat ng alam na kasalanan. Itatawag na known sin. Eh nandyan naman po ang pangako ng 1 John 1:9. Ito nga, gasgas na rito. Tinuulit-ulit po natin. Ano sabi doon? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. No? Kung ikukumpisal natin, okay, kung iko-confess natin yung ating mga kasalanan, siya ay tapat at siya ay banal, okay? Na tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan at hindi lang patatawarin, kung hindi, lilinisin pa sa lahat ng ating mga kalikuan, sa lahat ng ating mga unrighteousness. So pagkatapos po nating suriin ang ating sarili sa liwanag ng salita ng Diyos. Take note of, ha? Take note of that, ha? Yung pagsusuri kailangan ay nakabase sa salita ng Diyos. Dapat nating ipagtapat ang lahat ng kasalanang dinadala sa isip sa pamamagitan ng banal na Espiritu. We should confess all sin brought to mind by the Holy Spirit. Hanggat hindi natin sinisimula na tawagin ang ating pagmamataas, okay, yung ating galit, walang taros na pagsasaya o kasiyahan, what else, kapaitan, at kapag hindi natin sinimula na tawagin yan na mga nakasalanan, ay hindi tayo mapupuspos ng banal na Espiritu. Kasi sa iba, wala, binabaliwala lang eh. Hindi nila dapat nire-recognize, no? Kapag nire-recognize natin or kinikilala natin ang mga pagkukulang na ito, yung mga kasalanan na yan, bilang kasalanan talaga at ipinagtapat ang mga ito sa Diyos, i-confess ito sa Diyos. So ano sabi ng 1 John 1:9? Lilinisin niya tayo mula sa lahat ng ating kalikuan. Amen. Napakasarap na pangako, napakagandang pangako ng salita ng Diyos. So, natatanda niyo pa ba yung mga dapat gawin para mapuspos? Letter A, self-examination. Letter B, confession of all known sins. And letter C, submission of ourselves completely to God. Take note of that word, completely. Okay, kailangan kompleto. Okay? Pagsasubmit ng ating sarili. Okay? Pagtatalaga ng ating sarili ng buong buo, no, completely sa Diyos. Sabi ng Romans 6:13, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead and your members as instruments of righteousness unto God. Sa Tagalog, sabi po doon, that of what, ibigay ninyo ang inyong sarili sa Diyos, talaga sa Diyos, no, na gaya ng mga nangabubuhay mula sa mga patay at ang inyong mga sangkap, okay, instruments, sabi daw, sangkap bilang mga kasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Amen. And your members as instruments of righteousness unto God. So, doon pa lang sa ating pong binasa na teksto ay mayroon pong utos, ibigay natin ang ating sarili sa Diyos, italaga, okay, ang ating sarili sa Diyos. So, upang mapuspos po ng banal na Espiritu, dapat po nating gawing ganap ang ating sarili sa Diyos. Okay, we must make ourselves completely available to God upang gawin ang anumang nais ng Espiritu Santo na nais niyang gawin po sa atin. Okay? So, if there's anything in our lives that we are unwilling to do, kung mayroon pang mga anumang bagay sa ating buhay na hindi natin gustong gawin, kung gayon, tayo ay lumalaban sa Diyos. No? We are resisting God. At ito ay palaging paglilimita sa Espiritu ng Diyos. Tayo mismo
ang naglilimita, okay? We limit, okay, the Spirit of God na kumilos sa ating buhay. So, yun po yung letter C, okay, na dapat nating gawin, submission of ourselves completely to God. And letter D, us to be filled. Ito yung dapat nating gawin. Okay, humingi. Okay, para mapuspos. Ano po ang sabi ng Luke chapter 11 verse 13 sa Tagalog? Kaya kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Galing mismo ito sa bibig ng Panginoong Jesus, no? Sabi niya, lalo na ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Amen! Sabi niya, kung ang mga masasamang tao nga, okay, dito sa mundo ay nakapagbibigay ng mabubuting mga bagay o mabubuting kaloob sa kanilang mga anak, how much more ang Diyos Ama na nasa langit? May bibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Take note of that, ha. Kailangan talaga humihingi. Okay? Ano mang mungkahi, any suggestion na tayo ay maghintay ay isang mungkahi ng tao. So, ang mga disciples, kung titingnan po natin, babasahin natin ang constitution ng kaharian ng Diyos o tinatawag natin ngayong Biblia, okay, ang mga disipulo lamang ang sinabihang maghintay. Diba? Sabi doon sa Luke, okay, tarry, and then even sa Book of Acts, sabi doon, diba, maghintay. Wait upon the Holy Spirit. Wait upon the Lord, wait upon the gifts of the Holy Spirit. So inuulit ko, ang mga disipulo lamang ang sinabihang maghintay at ang dahilan ay dahil hindi pa dumarating ang araw ng Pentecostes. Kasi hindi pa talaga noon binubuhos sa lahat ng tao. Kailan lang binuhos doon sa Book of Acts, di po ba? Ang day at tinatawag nating Day of Pentecost. So mula po nung araw na 'yon, ang mga anak ng Diyos ay kailangan na lamang humingi ng kanyang kapuspusan upang maranasan ito. Amen. Kasi ibinuhos na eh. Ibinuhos na ng Panginoong Diyos sa lahat ng tao. Ibinigay na. O ito, ibinuhos na, ibinigay na. All we have to do is what? Hingin ito. No? Hingin yung kapuspusan ng banal na Espiritu. So yun yung pang letter D na dapat nating gawin upang mapuspos po tayo ng banal na Espiritu. Ask to be filled. Okay, humingi para tayo ay mapuspos. And letter E, panglima, na dapat nating gawin para tayo ay mapuspos, believe we are filled. Yan, maniwala na tayo talaga ay puspos. Sabi ng Mark chapter 9 verse 23 sa Tagalog, kung may magagawa ako, galing mismo rin to sa bibig ng Panginoon. Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Amen. Napakagandang ano, pananalita mula sa bibig ng Panginoong Jesus sa ating hari. Mangyayari ang lahat. Take note of that word, ha? Lahat. Hindi some, hindi few, but all. Mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Still, ang requirement pa rin po ay faith, pananampalataya. So, para sa maraming mananampalataya, ang labanan ay naipanalo na. Amen! May panalo na ng Panginoon eh, nung siya'y napako dun sa krus. O kaya naman, natalo dito mismo. Sabi nga sa English eh, the battle is won or lost right here. So ang paniniwalang puspos tayo ng Espiritu ay pagkuha lamang ng Diyos sa kanyang salita. At yun lamang ang ganap na mayroon ang mundong ito. Okay? So tapos na po tayo doon sa lima na sinuggest po natin. No, paano po mapuspos? Tatandaan niyo po ba yung lima na yon? Self-examination, confession of all known sins, submission of ourselves completely to God, ask to be filled, and letter E, believe we are filled. So tapos na po tayo sa point number 3. Ulitin nga po natin yung point number 1, 2, and 3. Point number 1 ay yung tanong na what. Point number 2 ay yung tanong na why, and point number 3 ay tanong na how. Ano yung point number 1? What is being filled with the Holy Spirit? Tapos na po tayo doon. Number 2, why we should be filled with the Holy Spirit? Natakal na po natin. And how can we be filled with the Holy Spirit? At nagbigay po tayo ng limang suggestion po dyan, no? Kung paano
na tayo ay maaring mapuspos ng banal na Espiritu. And last point po natin, number 4, how pa din po ang tanong, how can we know? Ayan, hindi. Paano naman po natin maaring malaman? How can we know we have been filled with the Holy Spirit? No? Paano natin malalaman na napuspos na tayo ng Espiritu Santo? Amen. Yeah, letter A ng point number 4, because of the promise of the Word of God. Amen. Dahil sa pangako ng salita ng Diyos na mababasa po natin sa Mark chapter 11 verse 24. Galing din po mismo ito sa bibig ng Panginoon. Ano sabi niya? Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yon, okay? At matatanggap nga ninyo. So past tense na talaga, no? Maniwala kayong natanggap na ninyo, no? Ibig sabihin, hindi pa lang matatanggap, natanggap na, no? Natanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo yon. So yun yung sagot, okay, sa unang tanong. Sa tanong na sa point number 4, how can we know that we have been filled with the Holy Spirit? Letter A, because of the promise of the Word of God. Letter B, because of the fruit of the Holy Spirit. Okay? Dahil sa mga bunga ng Espiritu ng Diyos. Sa Mark 7:20, sabi nga ng Panginoon, galing din mismo yan sa kanyang bibig. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Amen. Kaya madaling makilala yung tao eh. Sa panong paraan, kung ano yung lumalabas sa kanyang bibig. Why? Kasi kung ano yung lumalabas sa kanyang bibig, yun yung laman ng kanyang puso. Diba? Sabi nga ng Lord, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen? Kung ano yung laman ng puso natin, yun yung lalabas sa bibig natin. O kung ano ang buka ng bibig, siyang laman ng dibdib. Yan eh. Ngayon ko lang naintindihan yan. Eh, noon, inaano yan ng aking mga lola nung magbata pa ako. Yung pala talagang sinabi yun ng Panginoon. No? Na mula sa out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, ano pa? Yung bababasa naman natin na sa sinulat ni Apostol Pablo about the fruit of the Holy Spirit. Ano ba mga yon? Yung mga bunga ng Espiritu? Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, diba? Kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. No, yun po yung dapat naging bunga ng Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Pinakamahirap po yung huli, no? Yung self-control, pagpipigil sa sarili. Ang gusto lang na iba, ano, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabaitan, kabutihan. Pero yung pagpipigil sa sarili, ay grabe po yan. Talagang struggle dyan ng mga mananampalataya. Kaya dapat po ay yung bunga na yon ng self-control o pagpipigil sa sarili ay nakikita na po sa atin. Amen? So tapos na po sa letter B, no, na because of the fruit of the Holy Spirit. Letter C, because we will have both the power and the desire to witness. Kasi meron tayo noong dalawa na yon. Ano yun? Yung kapangyarihan at yung pagnanais natin na tayo ay maging saksi. Okay? Para tayo ay maging saksi sa mga tao. Ano sabi ng Acts chapter 1 verse 8? Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. So nandun talaga. Pagka bumaba na sa atin ng Holy Spirit, nandun na yung power, yung authority. At kayo ay magiging mga saksi ko. So yun po yung ano, hindi ibig sabihin na ikaw ay napuspos ng banal na Espiritu, wala ka nang gagawin. Una dapat po natin gawin ay ano, maging saksi po tayo. Tayo po ang tunay na saksi. No? Saksi ng Panginoong Jesus. Saksi ni Kristo. Ay, yes, siya rin naman po talaga ang Jehovah, di po ba? Parehas lang, kaya tayo mga tunay na saksi ni Jehovah. Amen. So kaya sabi doon, kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. So yun po yung letter C sa point number 4.
Okay, now how can we know that we have been filled with the Holy Spirit? Paano natin malalaman na napuspos na tayo ng Espiritu Santo? A, because of the promise of the Word of God. B, because of the fruit of the Holy Spirit. Letter C, because we will have both the power and the desire to witness. And letter D, because the Holy Spirit will glorify Christ through us. Amen. So, dahil ang banal na Espiritu ay ano, pararangalan, i-glorify ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan natin. At yan po ay lumabas mismo sa bibig ng Panginoon. Mapapasa po natin yan sa John chapter 16 verse 14. Ano po sinasabi ng talata? Pararangalan niya ako. O pag sinabing niya, tumutukoy sa Holy Spirit. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. So ang banal na Espiritu po ay hindi nagpapahayag o nagsasalita sa atin na galing lang mismo sa Kanya. Kung hindi, ito po ay tinatanggap ng banal na Espiritu mula sa Panginoon ngayon na nasa kanang trono ng Diyos. Kaya kapag ka ganun po yung nangyari, ay napaparangalan ang Panginoong Hesukristo. Kapag yun po ay sinabi ng banal na Espiritu sa isang mananampalataya, tinanggap ito, so hindi po lamang ang banal na Espiritu ang napaparangalan, kung hindi higit sa lahat yung nagsabi nito. Okay? Sino yung nagsabi at sa Espiritu Santo? Ang ating pong Panginoon at Hari na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen! So praise God! So yun po yung apat po na point. Okay, sa pinag-aralan po natin sa araw na ito, how can we be filled with the Holy Spirit? So, natakil po natin yung apat na puntos. Okay, it is, ano nga po, naalala nyo pa ba? Yung apat na puntos na yon. Okay, what is being filled with the Holy Spirit? Why we should be filled with the Holy Spirit? Okay, at yung number three, how can we be filled, okay, with the Holy Spirit? At yung point number four ay how can we know, di ba, paano natin nalalaman that we have been filled with the Holy Spirit? So in conclusion po, when can we be filled with the Holy Spirit? Kailan ba? Kailan na tayo ay maaring mapuspos ng banal na Espiritu? Kailan? The answer is a big now. Ngayon na po, no? So kung ngayon na, so ano dapat natin gawin? Yung suggestion po natin kanina sa point number 3, examine ourselves, confess our known sins, yan, submit ourselves completely or unreservedly in Christ. And then pagkatapos noon, simply ask to be filled, okay? Humingi and believe that we are filled. Okay, manampalataya na tayo ay pinuspos na niya. Ang tanong, why not trust the Holy Spirit with our life? No, bakit hindi natin pagkatiwalaan ng banal na Espiritu sa ating buhay? Maraming ganyan pa rin po, ayaw pa rin pagkatiwalaan ng Holy Spirit sa kanilang buhay. This is not a once for all experience. Ito po ay hindi isang beses para sa lahat na karanasan. Ano po ang dapat? Ito ay isang karanasang dapat po nating ulit-ulitin araw-araw. Ngunit dapat itong magsimula minsan. Okay? It must begin sometime. Why not that be now? Bakit hindi na ngayon? No? Now is the time. Ngayon na ang araw at panahon. Hindi bukas, hindi sa isang araw, hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan. Ang panahon ay ngayon na. No? Yun po yung mahalaga, ngayon na. Kailangang mapuspos ng banal na Espiritu ngayon na. Amen. Hindi para hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa linggo, hindi sa isang buwan, ngayon na. Amen. At napakasarap po na lagi tayong puspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. So yan po ang mensahe ng Diyos sa atin
sa araw na ito. I do hope na marami po tayong natutunan sa paksang ito na ating pong pinag-aralan at ang Holy Spirit ay patuloy po tayong naturuan, okay, mula sa mga salita ng Diyos. At alam kong patuloy po tayo na lalalim pa at patuloy po nating makikilala at magagawa ang kalooban ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. God bless us all. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O rabasikya rabakanda rarasikya rarakaya rarabahanda rarasikya rarahan. Thank you, Father God. Hallelujah for your message, for your revelation upon each one of us, Lord God, sa araw na ito. Na nalaman po namin kung papaano kami mapupuspos ng banal na Espiritu. Panginoon, at nalaman namin kung ano ang dapat na kapuspusan, bakit kailangang mapuspos ng banal na Espiritu, paano mapuspos ng banal na Espiritu, at paano namin na malalaman na kami ay talagang puspos ng banal na Espiritu. Nalaman po namin ito. So salamat po sa revelation, salamat po sa katuruan mula sa iyong mga salita. Patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming pinalalago, patuloy mo kaming pinalalalim mula sa iyong mga salita, sa mga kapahayagan mo ngayon sa amin, Lord God. Hallelujah, mula sa iyong konstitusyon ng iyong kaharian. Maraming salamat po. Patuloy, O Diyos, na dinideklara ko ang pagpapala sa bawat isa na kasama ngayon, Panginoon, na nakinig ng iyong mga salita sa umagang ito. Purihin ka at luwalhatiin ka, Panginoon. Patuloy kaming magpupuri sa iyo. Patuloy kaming magpapasalamat sa iyo. Re-rejoice, Panginoon, even in the midst of this pandemic. Walang makakapigil, Panginoon. Hallelujah sa aming ginagawang pagpupuri sa iyo. Lord, ang lahat, O Diyos, ng kapurihan ay sa iyo lamang, Panginoon. For yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. This we pray. Amen and amen. God bless us all. More kingdom blessings and favor be upon each one of us. Okay, citizens of God's kingdom. Amen. If you want to know more about God's Word, join us online every Wednesday, 6:30 in the evening for the midweek service. Make an impact with prayer. Join the intercessory prayer meeting online every Saturday at 8 o'clock in the morning. Sunday worship service can be watched weekly via Facebook Live at 9 o'clock in the morning. Do you want us to pray for you? You can send us your prayer requests via private message on our Facebook page, and we will pray for you every Wednesday and Saturday after the online service. Our Sunday school is available for everyone. Just join our Zoom sessions every Sunday at 1 o'clock in the afternoon. See you there! If you want to give your tithe, offering, and support for mission, you can give through bank transfer, GCash, or you may bring your envelopes to church and leave them in a drop box at the guardhouse. You may send the details of your giving to jesusourlifeofficial@gmail.com and follow this format. For more details, please send us a message on our Facebook page. Thank you and may the Lord bless you. Thank you for tuning in to our online streaming service. Outlines of the preaching and other weekly activities will be distributed by our church leaders for further Bible study. We would also like to encourage everyone to read their Bibles, meditate, and pray during these times. For more announcements and updates, please like our Facebook page. Have a blessed day.